Pasensya talaga. 1v1 na lang. Ano? Mm. Sarap kumain, tapos nakahiga. Ayun, batugan. Isa kang demon, Julius. Nagpakilala ka na. Shout kay Julius, kasama natin kanina. No? Oo. Pero ito, GG. Entry picking itong ang CK. Uh-huh. Both game natin kanina sa NA versus NA. Prayo ban yung CK kanina. No? Ngayon, nakalusot. Hindi, binan kasi nila yung Dazzle eh. Oo. And Dazzle kasi din, ano yun, parang nakita nyo naman yung effect kanina, di ba? Oo. Oh. Nung Dazzle Kore, nakita naman natin parang may post nung kaya na nagbagong buhay na daw si Queen. Dazzle yung gamit niya ron. Diba? And so, diracho pala, 100% win rate, 3-0. Currently, saan niyang KS Knight? If you see K, dapat 100% ang win rate, diba? Ginamit niya na rin yata ito sa major. Kanina yung operation, diba? Oh. 100%. Hanggang ngayon. Ayaw nga, no. Di na talo, no? Nakabakan eh. Mga 100%, 100% na yan, ano? The stats. Oo. Oh. Pero Wraith King ang naging sagot dito ng Nine Pandas. Eh di sige, patagalan na lang sa laban. Oo. Uh-huh. Diba? Interesting to kasi nararun nila yan as post-3. So, depende. Oh. And also CK din naman pwede ring i-post rin. Medyo mahirap nga lang kasi CK yung katapat mo pag kay ano eh pag offline WK eh. Well, pwede rin naman yung sabi nga ni Jay na pwede pang i-trace itong CK. Pero as of now siguro it's safe to assume na carry muna siya kasi parang nakita ko lang na nag-offline CK so far si Jax. Battle of ano 3-0 rin si Mero actually. Ay. Sa Raid King 100% din. So record breaking to kung sakali. Oo, may isa dito lang matataltusan ng L. Okay. Eto Jay. Isang tinatawag na Ramdog si Ramses, uh-huh. Di ba? Pero nagbago na daw lahat eh. Bumait daw. Pero tignan natin kung mawawala yung swag sa game. Narehab si paring Queen. Di ba? Baka narehab din yung ano, yung swag niya, no? Na boys town. Di kaya? Baka no, hindi na wala yung swag sa game. Nakita mo naman yung last time eh. Tayo nagkakasyata noon. GGLGD? Hindi. Yung Nine Pandas, ano, LGD. Nine Pandas, LGD. Oo, si Ramses, di ba? Yeah. Na nagwala yung Morphling niya kahit na sobrang behind dila. Siya lang yung ano yun, no? Siya lang steady. Oo. So, expect natin na same performance siguro dito kay Ramses. Tignan natin kung hanggang ngayon, dala niya pa rin yung edge from that fight, ano, kahit natalo sila. Hopefully, makakitaan nga natin ng ganong klaseng performance itong si Ramses. Hindi lang yun, buong Nine Pandas para makakita naman tayo ng magandang laban. Kasi 2-0-2-0 pare. Though maganda yung laban ng Nouns TSM kanina kasi close fight. Kaso hindi siya yung suntukan na inaasahan natin. Diba? Si Jay yung makakapagsabi sa atin kung gaano ka boring yung game. Kanina, no more on pare. Sumaba yung form. Okay. Yeah. Sobrang ingat. Ito for sure explosive itong magiging laban natin ito. Matik yan. Para sa aggressive yung teams. Ito pa maganda binan na rin ng GG yung isa sa mga, ayun nga, highest win rate hero dito ni Ramses. Binan na yung Alke. And grabe si Dimitri dito, no? As their coach, DM, no? Tinik ng Nine Pandas. 23 anos. Napakabata pa as coach. Coach na agad. Si Solo pang ano dyan, no? Naku-coach. Si Solo pa yung makikinig. Si Solo pa yung iko-coach dito. Si Solo pa yung pinapagalitan, ano? Si Daddy Solo. Ayun, yung magama. Magama yan, yun. Magpapa. Ano eh, the rest, ba tayo nasa likod eh. Oo. Diba? Si Apap yan eh, simula BP. Diba? Sabi mo, tagal na nilang magkasama. Sana naman, makahula na. Pati yung book niya. Pero ano dyan, maganda dyan, nakakasabay pa rin siya, di ba? Hindi ka tulad nung ano, well, nabasa ko lang naman to, marami na rin naman nagsabi yan. Sabi natin sila, Kuroki, di ba? Sila Papi, medyo nawawala-wala na yung... Si Papi okay pa eh. Medyo okay pa. Medyo okay pa, si Kuroki yung masasabi mong... Nalala nung huli kong cast ng Enigma, siya yung sinisisi ng lahat. Oo. Hindi mo masisisi yung mga naninisi. Wala eh, yun talagang kitang-kita naman natin. Pero Skyrath Mage, ang napiling piliin dito ngayon ng Nine Pandas. Mm-hmm. Diba? Sa mga hot picks pagdating sa support. Kanina, win yung Skyrath Mage game nung tawag dito. Nouns. Itong muerta. Support yan. Nararan nila yan ni, 4 ni Tofu. Ayan. Itong Merta. Effective naman. Na actually, parang pinartner nila yun together with Brewmaster na nakita ko nag-quattro sila pero ban kasi yung Brewmaster ngayon eh. OD? Makita pa kaya natin yan dito sa ating
Game? Naku, naalala ko na naman. Naalala mo na naman? The Essence Flask? Daming nag-ano sa kanya. Flux, rather. Dami nag-aalat kay Kiyotaka kapon dahil di nag-BKB yung OD niya. Oo eh. Hindi, tsaka nawala yung ano niya. Yung Essence Flux dun sa teamfight, Tormentor, no? Sobrang questionable nung tinesting niya. Hindi, kala niya ata ma-outlive niya yung Tormentor. Tsaka siguro kala niya, wala naman mangyaring teamfight. Oo, hindi din na. Hindi niya rin siguro na-expect na bigla magkakaroon ng teamfight sa baba. Yun lang. Sino nanalo sa Nouns vs. TSM, boss? Nouns po. Ayan. Welcome sa mga kaibigan natin. Mamaya madaling araw pa daw yung Tundra versus NTT. Yes, mga bossing. Mamaya pa yan, ano? Topson at ito ang si Gabi. Yan, mga may init na players. Mamaya madaling araw. Trend Protector, okay. Puro ano, puro daw meron dito yung support ng 9 Panda. So, sana hindi nalang maging problema yung lack of disable mamaya. O siguro, baka solusyon na naman nila dito sa mga upcoming core picks nila. Pero yan. GG. Okay. Pero habang wala pa nga mga kaibigan, lapag nyo na yung inyong mga WXC points. Mukhang open na yung ating contest dyan sa wagers natin. Lapag nyo na yung inyong mga puntos dyan. Nood lang dito sa ating live from YouTube and Twitch para kayo makalikom ng WXC points. 5 minutes of watch time equals to 5 WXC points. Nako, LGD Gaming. Oh, 9 Bandas, Scary Beaver. Or offlane. Tapos mag-carry na okay nga lang. Okay nga din naman. Diba? Kasi mas madali ka makakalain against kay CK compare mo kay Raid King. Raid King. Oo. Pwede. Kaso, hindi ko pa nakita na offlane Weaver si Miero. Yun lang. Malay natin. Dito natin makita yan. Pero, Jay, ano bang pwede nating makita for JJ? Ano yung mga gusto mong hero na ilabas nila dito? Tingko take na sila ng potential para ma-reveal na kung Chaos Knight carry na ba to. Since point out ni Mike, baka nga mag-off-lane. Pero tingin ko, Miero ano na to, Raid King na to. Tiwala na sila sa 100% okay. Ano nila, na win rate sa Raid King. So maybe makaita tayo dito ng potential off-lane na muna na pwedeng, alam mo yun, makatapat ni Weaver. Since mahilig naman, ayun, mahilig sila sa aggressive nga. Hindi na, Bristleback. Kala ko nga, 9 Pandas yung kukuha niyan nung ano eh, first round nung first piece nung ating draft sa 9 Pandas, pero since hindi nga nila tinik, kinrab na rito ng Gaming Gladiators yung opportunity din. Although may mga Deso Builder naman dito sa side ng 9 Pandas, I mean, dyan yung Weaver, yung Raking, pwede rin mag Silver Edge yan. Tignan na lang natin kung paano pa rin nila susolusyonan yan. Baka si mami magwala yung Bristleback kasi laning stage, parang ang hirap patay na itong Bristleback . Ang hirap pa palalo ng lane, no? Mm-mm. Pero yung SB, no, nakakagulat. Dulong-dulo na wala pa din. Yeah. Mm. Diba? It's either first pick or first ban eh. Tingin ko first bago phase, mag-decide yung both teams na bago magsimula yung itong game on, may strategy na sila dito sa draft nila. Bunan. Baka siguro dalawa sila dito na wala yung SB sa ano? Equation. Sa menu. Oo. Dito sa game number. Kasi na. Parang iniisip nila, siguro bumuo sila nang wala yung SB since lagi naman nababan. Mm. Di ba? Huwag na tayo mag-rely na makukuha pa natin yun. Tsaka parang hindi naman ano eh. Parang pag nakuha mo yung SB, di naman sure win. Di ba yung nakas natin kapon? Oh. SB pero talo sila. May mali na dun. May mali na dun sa ganun eh. Kaya siguro, o baka wala rin talaga sa parang kung paano yung magiging playstyle ng both teams. Hindi fit yata yung Spirit Breaker. Yan. Okay. Pero syempre, mga kaibigan, no, yun nga pong ating tropahan dito sa 9 Pandas. Mag-uban na, okay, Death Prophet, possibly for Quinn. No, ano pa bang hero ni Quinn dito? Pwede, Leshrac, oo. Invoker, ban na rin. Invoker, banned already. Ayun na, yun na lang, no? Mid na lang talaga ni Quinn. Oo, mid na lang ni Quinn. Necro, open. Earth Spirit, actually, open nga eh. Open pa yung Necro. Earth Spirit, open din. Mm-hmm. Diba? Kung ka. Mga nawalang hero, Ember Spirit, ayun. Open pa rin naman yung mga yun. Kasi medyo mahirap mag-Ember dito. Monkey King. Sa GG kasi may Skyrat eh. Oo. Sobrang laking salot yan. Monkey King ban? Okay, sa bagay, siya na lang yung idealing pwedeng makapalo din dito sa BB later. Ayun, nag-Gonka sila. Okay, analyst lang nila yung possibility na pahirapan si Gonka sa laning. So, either way, kahit ano maging pick dito ngayon ng 9 Pandas, buo na yung loob dito ng Gaming Gladiators.
So ano ba ang pwede para sa 9 Pandas? Mid lane, yes, ang kanilang ulang, Earth Spirit, Earth Shaker. Either way is good. Oo. Hindi naman Ember, sakto lang. Pero mahina pa sila yata. Ay, hindi, okay lang. May Raking Skeleton pala, tsaka Weaver naman. Sa push, no? Yun naman yung po sa push sana eh. OD! OD, pwede. Oo, maganda yun, against Kung ka. Maganda. Ngayon yung kaya ilabas, di ba? Oh, against Bristleback, maganda rin yun. Okay. Yan ang sinasabi sa ulang. Ito na. Kaibigan. Redemption ata, no? Oo. Sabi ni Ramses. Sa OD ni Kiyotaka. Ano, Mike? Tingin mo? Mike, baka matapang. Iyo. Tingin mo, Mike? OD? OD wow. OD wow. May pandas, ha? Dito kakailanganin niya na mag... BKB talaga. Yan. Kasi pag di siya nag-BKB dito, makokontrol lang siya ng Hakun ka. So, I think this time mag... Ah, ang ganda ng laning stage ng ano, 9 pandas. Pero GGG pa rin ako. GG. Prediction, Jay. Ako, tingin ko 9 pandas. Pusuhan ko na 9 pandas. 100% pare. Miyara win rate. Oh. Against 100% din ni Diracho sa sige, CG. No? Let's see kung ano ba magiging ganap para dito ngayon sa atin nga pong bakbakan. Dito sa ating uling serie, this is the game number 1. Check it out! Share nyo na yung stream! Bibigay ko na to kay Mike and Jay. Thank you so much. Kaya parang JB, so welcome sa ating last series ng The International, day number 2 ng pangalawang linggo. Ano, at papalapit na tayo mga nalaglag na teams. Teams like NA, kagaya ng SR, unang-una yan, EG, isang team sa SA, ESM. Kanina lang pinaka-latest nga natin, TSM, and isa rin sa dalawang team na to ang uuwi na. Oo, uuwi na nga. Ayun yung mahirap sa lahat kasi yung isa sa dalawang teams na to, parang, actually yung dalawang teams na to, parang isa sila sa mga, parang, pag nagkaroon ka ng, sabi natin, top 5, madalas nandiyan yung dalawang team. Lalo na yung GG, diba? So if ever na mawala yung GG dito, the favorite, kahit pa paano mo, manalo ng TI, edi nga na sila. Talagang rambulan, ano, sa putikan dito nga sa lower bracket, ano. And pagdating naman sa upper bracket, sitting pretty na yung mga teams doon. Team Spirit against Team Liquid, and then two Chinese powerhouse, yes. PSG LGD, and Azur Ray. Next week pa naman yun. Next week pa naman. Diba? Pero maganda yung laban yun, parang para sa finals. Yes. Lalo na yung Team Liquid, tsaka, ano, Team Spirit. Ayan. GLHF, sabi doon ni Rakyo. Pero tignan natin direct. Paayos na lang ng camera natin. Ano, obvious. Salamat. Pero ito nga, Jay. Gusto ko talaga mag 9 pandas, sa totoo lang. Kasi ang ganda ng lining nila, parang ang pinaka medyo delikado lang na lane dito ng 9 pandas, yung sa Raking lang eh. Kasi ang daling lane nun para kay CK eh. Pero, again, hindi ko pa rin naman ina-underestimate kasi yung Bristleback and CK, baka kasi biglang magwala din. Naro-naro na CK eh. Sabi ko nga, magiging maganda lining yan for sure. And may pa-wager daw ba tayo dyan, Derek? Ayan guys, wait nyo lang at lalapag na ni Derek ang ating wager. Isang mabilisan lang para sa mga tropahan natin dito. Hindi nagkaroon ng kill doon, yung 9 pandas. Muntik lang dito si Quinn, mga sir. Half HP din yung tinamo niya dito. May 30 seconds pa para umuwi siya. Hindi nyo nag... Hindi nyo na ginawa. Narinig ka, narinig ka. Pero wala, medyo lugi talaga siya dyan sa may leaning. Matik, alam naman na ng lahat na... Lugi yung kung ka dyan sa OD. Kasi yung OD meron yung Arcane Orb eh. Tapos may patago pa. So pwedeng-pwede ka lang din denayan ng denayan yan. Sa mga advantage ng OD mid lane. Nakaraan din, kailangan redemption dito ng 9 pandas eh. Ibang take nila kanina. Teka lang guys ha, nice lang ni Direct Joma. Nawala yata yung audio or what? Pero may narinig ako. Hindi, sa viewers. Sa viewers. Ayan. Tago. Double, ano, Witchblade lang. Gamit na gamit yung Witchblade dito. Puro strength yung hero ng Gaimin eh. Ayun, no? Sulit, Bristle no? Back, CK, Kunka. Gamit na gamit. Pwede siya mayon. Midas sa, ano nga, Witchblade. So, easy palubog lang sa part na yun. Pero medyo maaga yata for Kiyotaka. So, na-manage ni Quinn. Malasit. Yung long range na napaka-importante sa ating first creep wave. So, for Quinn, sulit ah. Taas XP binibigay niyan. Tsaka gold eh. Parang pag nauna mag-level 2 yung Odyssey, papaulan ng kanaga doon normal attack niyan ng Arcane Orb. Doon na agad yung harassment. Tapos mapapakonsume ka na ng pots. Para lang doon, ano.
sobrang halaga pa naman yan. Pero ito naman yung maganda dito sa hero ni Queen Kun. Kahit na medyo lugi siya sa katapat niya, eh pwedeng-pwede pa rin naman siya makabawi sa jungle or pag nagsimula na umikot si Kiyotaka. Pwede niyang gawin yung kahapon. Nakalimutan ko lang sino nag-execute na gumalaw na lang na gumalaw na Kunka. Hindi siya mag-focus sa farm. Ayun naman yung tingin ko magiging trabaho dito ng Kunka kasi may damage naman na sila, si Kiyotaka at Brizel back eh. Yep. Lalo pa yung itemization na isang Kunka ngayon. Blade Mail, Aghanim's. Ayun lang. Aghanim's, sobrang laking bagay nun lalo na pag mga ganito yung hero. Pang mobile hero lang naman dito sa may side na Nine Phantoms, yung Weaver lang eh. Darius, mataas yung chance na matamaan ng Torrent Storm tsaka yung Tidal Wave. Yep. For now, solo. Dalawang nga support natin dito against Tofu. Karoon ng konting girian dito. Meanwhile, focusing lang sa pag-glass hit yung side dito ng both cores. Ayun, tama. Si Nothing to Say, pwedeng ganun na lang yung gawin ni ni Queen dito na playstyle. Why not, di ba? Ay, 11 and 3 para kay Chaos Knight. Ganong last hit para sa carry ng Gaim Gladiators. It's Diracho against Reed King. And kasama niya dun is Chen. Diba? Na malakas man zone out. And grabe yung controlled unit na nakuha nga dito ni Celery. And dun yung super slow and Celery will take that first blood. And Mike, syempre that first blood is Brotas by 747. Mga sir, pag nag-cashing ka dyan, may extra 5% na bonus, cash in bonus clarification every 2k o above na cash in yun. And syempre wag na magkakalimutan mga boss pa responsibly, pero yun si Tofu nakabawi yung 9 pandas naman sa pagkakataon na yun. And carry kill yun para kay Ramses, managed to take muerta dito sa may top lane. Muntik halos pa no si paring abot ka ba dyan? Oo, ang sakit sa likod pare. Okay. Nakakawit ang likod ko. Oh, ano na. Isang oras mahigit yung dalawang game at walang sandal. Pero carables naman yan. Who's gonna carry the boat? Wala. Gusto ko na umupo sa lapag kanina eh. ano sa likod eh. Ulo na. Pwedeng humiga dito, no? Why not? Pwede. Kung nakaganon pa, nakamodel. As of now, back to farming lang. Back to drawing board diretso. Nandun yung harassment since wala itong kasama pang support since naghahanap ata ng pwedeng kontrolin itong si Salary, my friend. Tsaka mahirap talaga pahirapan niya ang CK sa laning. Level 2 na yung critical niya, no? Eh, ang maganda kasi dyan, yung critical niya may life steal. Yup. Diba? So, ang dali mo ma-hold talaga yung lead. Pero parang ano ka na rin eh, Bloodseeker ka na rin. Yes. In some way. So, solo sa taas. Tres, Mr. Tres 22. One more spray. Tofu na yung huling kakalabit doon, but still there's the trade-off and possibly pa nga makakuha dito Ace. May consumable kasi si Ramses, so alam niya na with the Germite attack. Dalawang attack yun and Ramses knows it, and double kill para sa carry ng 9 Pandas. Overall, goods to goods dito sa 9 Pandas yung nangyari sa top lane. Well, ayun naman talaga yung expect ko na para magiging basic lane for 9 Pandas kasi as a Bristlebok, parang hindi mo naman talaga ganun mapapahirapan yung Weaver eh. Tatakbon ng tatakbon ka lang yan. Siguro kung may kasama kang support na hard disable, eh hindi. Deadshot lang naman yung meron yung muerte eh. Mapabor pa actually yung mga ganong klaseng instances para kay Ramses. Mapapaaga dito kung sakali. Ano bang best option sa'yo dito? Should you go for that Gleipnir or Mjolnir talaga? Para alam mo yun, pwedeng ilagay din kay Reed King and siyempre, pang-ubos din ng Phantasm. Yan, Mjolnir. Matik yan, Mjolnir. May yung mas... Ay, wait lang. Puro melee. Gleipnir, okay yung Gleipnir. Pero ang nilulock forward ko kasi talaga na-build Deso eh. Ako nga, defusal actually kung tatanungin ako eh. Defusal Weaver, pero I think hindi naman gagawin sa pagkakataong ito. Pero situational, and habang nag-explain Miero, Sir Mike, eh nagantihan dito ni Celery. Baka mas malakas ang 100% ni Dayrakyo, man. Amen. Pares yan ha, pares 3-0 yan sa kanilang respective hero na ginagamit nga ngayon. 3-0 for Reed King ni Miero and 3-0 rin for Diracho. Pero tinatlo na, stun. Yep. Nandito si Solo with the rotation, Nature's Grass, gagante, 1 second stun lang yon. Enough by movement speed, I think aabot yung right click ni Miero dito to bring him down and Diracho will fall sa kamay ni Antares nga lang. Buti na lang sumama talaga dito si Solo sa may baba kasi kung hindi nila tatatloin yung CK na yan, hindi naman nila mapapatayan eh. Uh-huh. Ang kunat yan, kung titigong mo pa yung ginawa niyang early build, nag-bracer siya tapos gumawa ng belt of strength. Pampataas lang talaga ng
HP, tsaka pampakunat. Survival mode lang sa lane. Oo. Oh, eh, alam niya kasi na may damage siya, given na may critical strike siya. Ang lupit kasi ng Chaos Knight ngayon. Like, may nakausap akong execution player. Wala na kasing uwian yan, yung si Galen. Basta mabuo niya yung arm. Ah, naalala ko lang si Boss Ewe. Naalala ko. Nung hinatid nila kami sa apartment. No? Wala kasing uwian yung si Galen. Kaya isa yan sa mga sulit na carry ngayong meta. Actually, kahit wala kang, ano, kahit wala kang armlet, basta buenas ka sa critical strike, wala ka na talagang uwian. Maganda dyan, maganda pa dyan pag nagka-heart. Mm, yun pa. Diba? Talagang mana na lang yung poproblemahin mo dito. Which is parang di mo na problema kasi this time may chance kayo, pero yun ako hit lang. They delayed kayo, Taka will fall down surely dito. Late na aabot yung reinforcement ng 9 pandas. And sa pagkakataon na yun, nabigla siya ni Tofu and also Celery rotating dito nga sa may middle lane. Oo, ayun yung maganda rin. Napareact dito ng Game Gladiators yung dalawang support ng 9 pandas. Pero hindi nila na-depensahan na naligtas dito yung mid laner nila na si Kiyotaka. So I think Kiyotaka mapipilitan niya mag-Midas to para mag-scale. And si CK, yun, wala, ano na, naka-queue na yung armlet. Do direct pwede daw palitan natin kasi Sir Jules pa din ang nakalagay dito, ano. Si Mike na, baka hindi ma-count sa sahod ni Mike. True. Hindi mabawasan. Oo, oh, baka ang nakalagay dun sa leg, Jules and Jay. Oh, hindi pumasok sa sahod ni Mike. Deadshot. Wala. Silent siya ng Skyrat. Pero statement to na hindi pwedeng basta-basta lumapit din yung Raid King basta-basta dyan, Mike. Oh, oh. Katino kaya magawa ng bottom lane dito ng Gaming Gladiators. Naku, solo. And solo. Ang OP nung ano, Mike, control unit na slow, na Death Prophet. Oo. Ayun yung pinakayo kong pina-farm eh. Nakakainis ko si ano yan eh. Super slow ka talaga. Eh. Diba dati naalala mo yung neutral na ano ng Rurut? Oo. Parang siya yan sa mga maliliit na sa mga creeps. Maliit na version. Oo. Yeah. Buti nga inalis yun eh, yung Ancient Creeps na yung napiling hero, no? Nag-skill-skill pa. Ang lambot, tapos makate, pero ang onti lang nung bigay. Pera and Kiyotaka. Ito, shipping fee na yan, Mike. So, total shutdown para sa OD. May bonus pang kill against Solo. Torrent will hit. Who's gonna take the kill? Tag-isa sila dito na Celery and Quinn. Pwede pang madali ang Taris. X-Mark inihintay na lang dito. You just need that vision. Pero makakaakyat naman na sa high ground. Hindi na nila aasimin pa. And look at the rotation come from the support, Mike, ng Gaiman. Oo, pero may, ano maganda yung ginawa dito na ng Gaiman? Di ba sinabi natin kanina, pwede niyang gawin dito. Yung playstyle na ginagawa ni Nothing to Say na iikot at iikot lang siya sa mapa. Hindi. Dinala nila yung teamfight doon sa may mid. Parang tinatry ito, sinusubukan talaga nilang i-shutdown itong si OD. Sobra. I mean, kita mo naman, nagpe-pay off. Sobra yung nangyayari dito. Dalawang kill para sa middle lane. Oo. May das item choice na ito ako last time for Kiyotaka yes. Nung ginamit niyan. And talo nga lang yung game nila na yun. And what more dito sa magiging kapalaran niya? Kasi man, yung 0-2, hindi biro yan, especially mid laner ka. Oh, well, ayun, nag-minus pa rin naman. Mas kailangan niya ngayon yung kasi huli siya sa XP at World eh. Diba? Siguro kaya din nila siya na-shutdown doon kasi alam nilang si Iki Yotaka yung pinaka-mag-shutdown doon sa may CK at Bristle backpick. Diba? Na parang pag gumank yan, saglit lang yung buhay ng mga heroes na yun. Ito, Vanguard. After nito, okay lang na mag-Blade Mail muna siya or Aghanim Scepter. Pinakamainam doon. Speaking of Blade Mail, yun na nga yung ayang para sa first item dito ni Quinn. And they need to be careful. 10-minute power run. Mamaya, kung so swerte yun itong si Quinn, pwede siya mag-rotate sa magkabilang gilid ng mapa. Kukunin lang yata muna nila yung mid-tower. Sakit na ito. Kasi si Celery, yumayaman din eh. Pa Solar Crest na to, hindi biro yun siya na. Look at his network. Mayaman pa siya sa Raid King, Mike. Lagi na yan. Diba? Madalas nang ganyan yun. Pinaparm niya rin yung jungle area. Diba kanina na nabanggit mo na parang wala sa lane yung chain. Hindi naghanap ng ano yun. Hindi naghanap ng alaga yun. Pumaparm yun. And right now, there's the Chaos Ball. 2 seconds done I think is enough. Where's the Reality Rift? Nandun na rin yung potential disable sa control unit and critical sa mukha lang naman for the Racho dito. Pinalo ng 2-4-2 sa huli yun. Putik, mamamatay ko talaga. Parang kang kakatay na baboy dito. Paghawak ka ng Dairakyo. Right now, rotating. Trances. Mahirap to kasi yung carry mo, rumorotate na. I think switch lane yung pwedeng mangyari. Maelstrom completed for him. Siya na muna ata yung Totoka dito sa bottom lane. And looking at Gaiman, I think they don't have detection for this Weaver since mga bottom heroes tong nandito for Gaiman. So they need to deliver at least Dust or maybe a Sentry.
Ay ngayong na-expect natin 'di ba kanina nung drafting pa lang na baka yung Weaver tumapat sa CK kasi siya talaga yung pinaka kayang lumin against KCK. Yeah. Compare mo kay Raid King pero nako. Not gonna lie, yun yung dapat baka da ginawa nilang adjustment sana, no? Oo, edi sana hindi ganito ka-farm si Dayrakyo kasi kung Brisel ba Raid King naman, kayang-kaya naman ng Brisel ng Raid King yun. Problema kasi dito, yayaman ng support ng Gaimin. Eh. Ayun lang. Walang talaga. Tapo na naging rotation for Muerta and also Chaos. Ah, sorry, Chen dito. Chen, ano? Oh, dalan-dala na yung Chen. Nay, nako. Yung mga heroes niya, hindi pa naman ganun katataas yung armor. Tapos mas to Solar Crest ka. Wasak talaga armor mo. Dire's top tower is under right attack. Now, Bristleback, yung top net natin dyan. And that's not their position one, Mike. Offlane pa yan. Okay, and once mabili yung Aghanims, ay, nako. How to... Diba? OD lang. Kailangan nila yung OD. Pag wala yung OD, hindi nila kaya patayin yung Brisel. Totoo yan. Pagdating kasi sa core hero ng Nine Pandas, Weaver and OD, napakalambot lang yan. And speaking of the devil, OD is in trouble. Deracho popping his Phantasm. Only one illusion para sa kanya dito. And abutan ba? Hindi naman nandun yung Weaver. Making his presence para na sa ganun, eh, mabuhay nga itong OD. So, pila temp yun for GG. Lalim no. Dinatemp ng ganun yung... base ng Nine Pandas. Disregard, dinidisregard na. No? Oo, buti na nga lang kamo talaga. Tama siya ng tinago yung Kunga. Kasi kung yung sige, tinago niya ron. Ayun. Mamamati at mamamati pa rin siya dun eh. Pero isa may baba. Pwede na lang pagsamantalahan itong ang si Muerta. Pero protected ng tower and ayaw naman din mag-dive dito nga ng Nine Pandas. Miero needs to farm. Ayun ako, yan na. One component away yung Frizzleback, boy. Aghanims na agad to. And mukhang run at you, Totay. Pwede nilang implement dyan, Mike, ha? Tama. Eh, yung OD pa naman, hindi ganun ka-well farm. Tapos, sobrang, alam mo yun, mahihirapan ka as OD kasi kailangan mo pumasin siya ng Mayos. Here comes the X-Mark, Torrent. Nice Tumbler's Toy to avoid that combination. Basic given by Kunga, binasigan lang. Round. Mystic Flare. Up, sa sidestep. Mamamatay kaya. Nandito yung health. Ace is here. Look at that bouncing bullet coming from Muerta. Delikado. Tingnan mo naman, main the counterplay. Gusto sana pumatay ng isang Skyrat Mage. Though, applicable, ideal. Tofu lang naman yan. Kaso, main the reinforcement by GG. Tsaka, ang daming magic stick charges nun. Kaya hindi mo papatay talaga. Naku, si Miero level 7 pa lang. Nakita, nakita, nakita. Wala ka ng takas, man. Ayan na, X-Mark. X-Mark. Uy, nice one. The Puno Gaming. Level 6 Miero, paano nangyari yon? Kung kararating mo lang boss, na-shutdown talaga nila dito sa bottom lane yung Raid King. Ano? Kita mo naman, rare tower yan, Mike, ha? Na makuha ng ganito kaaga yung offlane so, tier 1 tower mo. Actually, hindi nga na eh. Parang ayun na yung huling tier 1 tower nila eh. No, lahat diba? Nakuha na. Ito clear out na. Ito pa yung mahirap. Level 7 yung Raid King yun na offlane. Tapos yung offlane ng kabila, double yung level. Level 12 na. And still, napakayaman pa rin yung Chen dito versus Raid King. Man, Miero is really... Nako, mega boat. Oh no! May ulti, may overgrowth dito. So what a turnaround. And syempre, meron pa naman ding timelapse yan. So walang kakaba-kaba for Weaver. Yes. Kung siya man yung tatarget and bonus pero, pa, may wisdom rune na makukuha. Pero buti nang kalang kamo, nakuha din ni Queen yung wisdom rune sa may baba. Kasi yun nang hindi nila na-expect. May dalawa palang kasamang support dito sa likod, yung Weaver. So, now, chilling like a villain, ano? Ah, kita mo yung network lead, 8k pala to. Pambira. Hindi ko namamalayan pagtingin ko sa net worth 8,000 yung kalamangan ng yung ano pa lang eh yung dalawa yung support matchup pa lang 4k na yung net worth lead na ang GG rin eh. Yeah, yung Antares aabutan na rin dito yung Raid King kung matitenga pa siya dito lalo. So Weaver just gonna escape. Antares yung target. There's the goose stack pero may palubog naman come from OT and should they try? I think kaya ano kung susubukan nila. Apat sila dito. Tofu lang yung health. But the silence and the movement speed, ang kunat nga, Mike, Vanguard, Aghanims. Parang di Arcane Orb yung pumalo dun, ah. Dapat ramdam yung Arcane Orb, ah. Dapat babakat, no? Oh. Pero since wala nga item, Mike, yung problem. Ayun, mahirap talaga. Meron lang siya, yung attack speed lang din nung given kanyang mid-dust. Pero it's the reality ref. Oh, no. Pwede man, no? Pwede bad game for Kiyotaka. Pwede niya na mag-pick yan. Kapot pa hindi gumagana yung OD bana, eh. Oh, bana muna yung OD nga siguro talaga, no? Huwag nyo muna siguro. Ang mahirap kasi, dalawang core dito, Mike. Hirap. Sobra. Sobra talaga. Lalo-lalo ni Raid King. Tignan mo naman mas mayaman pag pa kayo. Pag Ags pa naman na yan, pwede na mag-roshan yan eh. Ags Vanguard, tatangkayin yan yan eh. Actually, ito na nga eh. Ayan na. Papunta with, na nga with eh. Phantasm ng Chaos Knight.
Tapos papakita si Quinn sa mapa. Tapos ang malupit niyan, si Quinn magde-depend ng bottom lane. Yun na lang kasi pinakabawi mo dyan, mag-take ng objective. Nandun na yung Bunka and Red King eh. Yes, kayang-kaya na rin nung makakampi niya yung Roshan. At maganda, si Topher rin. Nandun sa may mid, nagpapakita. So parang hindi mo paghihinalaan na, okay, nag-Roshan yung GG. And Weaver actually occupying itong ang right side jungle ng GG. But AG secured para sa Gaming Gladiators. And syempre, Mike, that Roshan kill is brought to us by Vortex, mga sir, for your next piece upgrade. Go Vortex! Kaya Jarmil! Alam na. Papatulong ako sa'yo. Ayusin ko yung chips ng ano, airpads ko. Ayaw mo charge. So now, AG secured, Mike. Pwede sila mag-force ng teamfight. Pantasan ginamit. Reality trip, goodbye, Antares. Kahit sa computer run, patay na yan, Mike. Utik! Wasak eh. And naku, Atos, Kiyotaka. Ikaw pa ba to? There's the overgrowth. Papatayin siya ng support. Tofu, here comes Quinn. And also Ace. Nandun yung disruption. Solo na lang yung pagtutuon na nila ng pansin at least. And inabot pa pala siya. And Chaos Knight ng Diracho. Galing pang taas. Ayan ha. Gagi, ang taas ng level nung Muerto. Level 12. Tapos yung Udi level 11 lang. I mean level 10 pala yung Muerto. Kaya kung tapang niya labanan eh. May Atos na rin kasi kaya alam niyang basic kaya labanan ito. Pero kita mo naman, walang kalaban-laban. Nagpo-push nung tower is control unit lang. Pineapple, Mike. Ayun o, papako natin niya pa yung Pineapple kasi may Solar Crest. Pineapple, pin Siege, creep lane, easy. Kumukuha ng kill makakampi ko, ako naman kumukuha ng tore. Sabi ng Chen. Pinapusuhan pa naman ni Ramses, pero may timelapse ka pa ba? Aabot kaso low HP pa rin kasi siya dyan. And dusted, Mike. Ito ang si Ramses, kaso lang wala naman ng kasakatuwang itong si Tofu. So, lakad matatagal lang yun yung problema si Stakansel yung TP because of the Atos. Buti mali yung ano, buti mali yung lapag ng second skill ng Muerta. Hindi na silent si Weaver. Kung na silent si Weaver, pwede dead chance yung kaya niya patayin yun eh. Naku po, nagpakita si Kiyotaka. Buti may 4 step na siya sa moment na to. Pero yung naghahabol pa rin eh. Kaya kasi siyang makatch because of the Reality Rift and Torrent. Buti hindi tumama. So, tier 2 tower will be taken. And just like that, Mike, kita mo naman, in terms of objective, in terms of map control, in terms of the network, ahead na ahead yung GG. Buti na yung defend. Buti na yan. Sakto. Isang kumbuhan, ano? Yung towers na GG, pwede pa next game. Pwede pa talaga. Uy, binabahan ng... Fresh na fresh, mga sir. And clip, ginamit na nga po, 30 seconds to work. Or window of opportunity dito for GG para basagin nga yung middle lane. X-mark the spot, tinangay ng Agos. Ba't kasi lumapit pa siya? Di ba siya aware na may X-mark reality rip whatsoever? Chaos Bolt? Oh no, Kiyotaka! Please stand up! Sabi ni Kiyotaka, wag mong usgahan. Basag agad guys, 18 minutes sa ating game. Wala na pong tier 3 sa gitna. Ito ang site ng 9 Pandas. And look at this! They're dying! One by one! Ay, Regions na. Ito na yung pag-asa. Pwede nang mag-GG. Regions na eh. Diracho, Aegis of the Immortal. So, okay lang. Mapapuff yan. Yun naman talaga yung idea. Behind this, Torrent Kumunek. Kakabuhay lang. Tinangay ulit ng Agos. Arya! Sabi dito ng Gaming Gladiators. Blusaw, oh! Regions? Oh my God! Wala, pag ganito, tilt na yan. I think maybe makakita tayo ng early GG dito. GG na. Weaver is dead and just like that, GG. Tinawag na. Sa tinagal-tagal ng both games natin sa NA Bakbakan, Gaming Gladiators, 19 minutes victory against 9 Pandas. Malas lang talaga yung kasama mo, man. Oo, man. Julius talaga. Jules lang ang long game. Sa totoo lang, alam mo na sinong salam. Ginamang bata, parang nakakita ko nung ano, nagbo-boost. Inishmurf, man. Lahat, perfect eh. They match to win the lane. Rotation perfect. Ang yaman ng support. Basic Dota. Walang ginawa. Hindi ko nakita na matay yung Chen eh. Hindi ko nga nakitang magkaroon ng chance ah. parang PBA versus Mosquito Division yung game natin eh. Parang ano yung mga napag-isip-isip lang mag-basketball. Parang dinampot lang kung saan-saan eh. Pero hindi natin ma-worry ano kung ano ba yung naging epekto ng pagkatalo sa 9 Pandas from the upper bracket. At ganito yung performance nila ngayon.
Solo 3-2-2. Hindi. Ano yan? 3-2-2 pala si Solo eh. Kaya pala eh. Na, ano yan? Yung sa, sabi na eh. Sa laning nila mismo. Unang-una kasi pangat talaga yung... Dapat ngayon adjust na lang nila. Oh, laning Miero. Pangat talaga yung Riking against Sige. Pero, alam mo na ako sino mo nanalo dun? Pero natarahan na. Yung talo. Oh, wait. Anong 100% eh. Natarahan, okay. Oo, oh, di ba? Ano na? 3-1 na. Ang rating ni Miero at mukhang